Kung pag-uusapan ngayon ay itong magandang balita, good news po talaga ito. Dahil alam ba ninyo yung Russian government o Russian Federation willing sumuporta sa Pilipinas at sa ating incoming president para ho sa ating problema sa energy at oil product. So, ang gandang balita. Ating punta talakay niyan kung paano ang pwedeng mangyari at ano naman po ang magiging siguro kahinat niyan sa ating pakikipagrelasyon sa ibang bansa. Okay? Pero bago ang lahat, muli ko po kayong inaanyayahan doon sa hindi pa ho nakakapag-subscribe at nakakapag-follow sa channel na ito, Mike Abi Opinions. Click lang po ang notification bell, like and share ng mga videos po dito ano ha, para nakakarating po sa ating mga kabayan dito at sa abroad. Ito nga po yung ating pag-usapan na good news po ito. Alam ba nyo si Russian Ambassador to the Philippines, ano ha? At ito po ay, ang pangalan ay si Marat Pavlov, ano ha? Ambassador yan. Na nag-courtesy call kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagkilala at suporta. At maliban dyan sa usapang yan, na nabanggit din ang magandang inaasahang relasyon ng Russia, Russian Federation, ng Russia government at ng Philippine government. Katunayan, after po na makipag-usap kay President-elect Bongbong Marcos Jr., itong ambassador na ito, ay inihayag din sa mga Pilipino sa magitan po ng media na willing na sumuporta sa problema sa energy at oil product ang Russia sa Pilipinas, ang Russian Federation. Yun po yung sinasabi niya. Na alam niya at alam ng Russia na biktima ang Pilipinas sa mataas na presyo ng oil product at pagtaas ng lahat ng mga bayarin dahil dyan. Kaya't ang Russia ay nag-o-offer at ito ay magandang pagkakataon sa ating bansa at sa ating pangulong papasok dahil nga ito yung malinaw na independent policy na kahit anong bansa, pwede nating maging kaalyado, kaibigan, lalo na ho kung business at iba pa ang maaaring kapalit at pakinabang ng Pilipinas. Huwag nating kalimutan na kahit tayo ay member ng United Nations, tayo ay kaalyado ng Amerika, pero pagkata ang isyo rito ay kapakanan ng ating bansa, may karapatan na ang ating Pangulo na makipag-ugnayan sa ibang bansang makakatulong sa atin. This time, meron tayong problema po sa oil product at energy. So, yan po yung ino-offer ng Russia. At palagay ko, aaralin lang mabuti ito at kung ano ang magiging implication sa ating ugnayan sa ibang mga bansa kung saan nauna na doon po tayo nag-i-import ng oil product. Kaya ito ay ginagawa ng Russia dahil maliban sa kaibigan niya ang Pilipinas, nakita niya talagang may kailangan tayo. Pangalawa, sa isang banda, maaaring gusto ng Russia ito dahil malaking oil, maraming oil sa kanilang bansa, oil product, ang hindi nila na ilalabas. Dahil nga dun sa sanction na ginawa ng European Union, NATO at saka po ng Amerika, United Nations. Doon yung mga gagunita, 40% ng product, oil product sa Europe ay galing sa Russia. Napakalaki ng 40%. So, ibig sabihin sa ngayon, dahil embargo, dahil ngayon po ay may sanction, sobra-sobra ang oil sa kanila. At yan ho ang gusto nilang i-offer sa Pilipinas dahil mayroon nga silang kaugnayan sa atin at yung independent policy na pinapairal ng kasalukuyang gobyerno at itutuloy pagpasok ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kanyang sinabi na na ipapagpapatuloy niya ang independent policy. Well, kayo pong mga Pilipino, kayo ho ba isang ayon dyan? At alam ko makakatulong ito. Pero ito dahil sinabi ko, dapat aralin kasi ho, meron tayong mga bansang pinagkukunan sa Middle East na kung di ako kakamali, merong agreement yan, may kontrata yan. So, tingnan natin kung tayo hindi lalabag doon. Okay? Ito namang offer na ito ng Russia Federation ay aaralin din kung ito naman ay merong implication doon sa ating pakikipagrelasyon sa dito ho sa Amerika at United Nations. Yun po yung mga pwede hong pag-aralan mabuti. Pero ang maganda rito, hindi sa atin nagsimula yung isyong ito. Kung hindi yung mismong ambassador ng Russia sa Pilipinas
ang nag-o-offer. Ay, di ba ang ganda nun? Okay? At kailangan natin. Kaya nga lang ho, ay dapat nga hong aralin mabuti kung ano ho ang maaaring positibo at negatibong epekto. Ang positibong epekto nito, hindi tayo mabibitin sa fuel. Pangalawa, baka maibaba pa yung presyo dahil kaya tayo ay mataas, ay nag-i-import tayo ng mahal sa iba-ibang lugar sa mundo. Okay? Ay kung ang Russia ay mag-o-offer ng mas mababa at mas maraming oil, ay di oil product, abay makakabuti sa atin. Okay? So, yun yung aaralin ng ating Department of Energy, Department of Foreign Affairs, at saka Office of the President. Kasi nga po yung relasyon natin sa ibang bansa at kontrata natin sa ibang mga bansa, dapat yun ay ikonsidera yun. Okay? At alam kong inaaralan nila yan. Kaya magandang balita, kasi merong bansang nagmamalasakit. Merong bansang willing tumulong sa atin at nakikita yung problema nito sa atin. Dahil nga tayo ay nag-i-import lang. Hindi pa natin kayang i-produce ang ating kailangan. So, ang ganda hong development nito. At ito yung bunga ng magandang naipundar ni President Duterte sa international community or sa iba-ibang mga bansa yun sa independent policy. At kaya gusto rin ituloy ni President Marcos itong policy ito dahil nakikita niya makakatulong. Huwag nating kalimutan, maraming challenge sa ating bansa. Maraming pagsubok taon-taon na dumarating sa Pilipinas. Kaya mahalaga yung foreign policy at tulong ng ibang mga bansang nagmamalasakit sa atin. So, kaya maganda po ito, oil pa lang ang pinag-uusapan. Alam ba ninyo na marami pang produkto na kailangan din natin na galing sa Russia? Ha? Yung harina, galing sa Russia, ang iba dyan. Okay, pero itong oil product ang napakahalaga dahil marami po talaga sila niyan. Mayaman ang Russia sa oil. At kung yan ay makaibibigay ng mas mura at direct importation between Philippines and Russia, ang laking tulong. Sana mapag-aralan mabuti ito ng ating pamahalaan, lalo na yung papasok na administration. At kung magkatotoo ay para hindi na masyadong mataas. Kasi po, weekly na ang pagtaas. Kung totoong aabot ng 100 pesos ang oil product dito sa atin, baka hindi na kayanin ng iba. Kaya siguro bago umabot dun, kumaagapan. Okay, ang China, dahil kaibigan din natin, mali mo, hindi naman natin iunahan. Mag-offer din, marami silang ding oil. Okay, hindi tayo kailangan umasa dun sa Middle East lahat at kung mayroong ibang mga pagkukunan. Although may political issue, pero kailangan nga po tulad na sinabi ko na dapat na aralin. So kayo, ano inyong masasabi dyan? Kailangan ba nating kuhanin itong ino-offer na ito? Kailangan ba nating pasukin itong ino-offer na ito ng Russia? O anong tingin po ninyo? Malaya po kayong mag-discuss, mag-comment sa isyong ito. Meron anyang maaring political issue o relasyon. Kung ano man ang mahalaga kailangan natin, saan ba tayo pupunta? Yung ating kailangan ay dapat nating makuha or manatili tayong kaalyado ng Amerika at iba pang bansa na nagbigay ng sanksyon na baka maging balakid doon sa offer ng Russia. So, magandang aralin. Pero ang mahalaga, maging practical para sa akin. Maging practical ang ating bansa at ang mga Pilipino para maisalba natin ang patuloy na pagtaas ng oil product. Saludo po kami. Salamat at sa inyo pong pagsubaybay. Saludo po ako sa lahat ng mga Pilipino dito at